Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, June 20, 2022. Ayon nga po no, sa ating European Central Global Forecast System, ito nga pong low pressure area na nasa western section ng Olongapo City sa may Zambales, ito nga po ay dineklara ng isang tropical depression or isang mahinang bagyo. At ayon naman sa PAGASA at ang ating Japan Agency at ng NOAA, ito nga po ay nasa kategorya pa ng low pressure area. Ito nga po ay nasa layong 414 kilometer west of Olongapo City. At yung ating isang low pressure area naman ay andito po yan sa may parte ng Eastern Samar, nasa 592 kilometer east of Dolores, Eastern Samar. Ito nga po ay sa ngayon, mababa naman po ang tsansa no, na maging isang ganap na bagyo. Habang tinutungungan nito, papuntang northern section ng ating bansa. Ito naman po ang ating low pressure area ay nakakapagpaulan pa rin no, sa malaking bahagi ng ating bansa. Posible pa rin maranasan ng mga taga Ilocos region no, at sa northern Luzon itong nasabing sama ng panahon. Posible nga makaranas ng malalakas na pag-ulan dito pa rin sa may Ilocos region, dito sa may parte ng Bagyo, sa may Tugigaraw, Isabela, maging dito nga po sa may parte ng Baler Aurora, sa may Tarlac, maging dito nga po sa may Metro Manila ay nararanasan po natin dyan yung tuloy-tuloy na pagbuhos ng pag-ulan. Dala po yan nitong kaulapan nitong low pressure area at ayon naman sa European Centre, ito nga po ay isa ng ganap na bagyo. Dito naman po sa may parte ng Bicol region, tuloy-tuloy nga rin po makakaranas tayo ng mga pag-ulan dahil pa rin yan sa kaulapan nitong nasabing low pressure area. Asahan pa rin natin no, yung pag-ulan hanggang dito po yan sa may parte ng Mindoro province. Malalakas na pag-ulan ay posibleng nating maranasan, kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan dyan na posibleng naapektuhan nitong nasabing sama ng panahon. Dito naman sa may parte ng Visayas, makikita nga po natin ano, na nakakaranas din po ng mga pag-ulan. Lalo po dito sa may parte ng Roa City, sa may parte ng Calbayog, dito po sa may Sagay, sa Iloilo City, maging dito nga po sa Cebu City, Kabangkalan, sa Bohol, sa Dumaguete, nakakaranas din po ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Dumako naman tayo dito sa Mindanao, na kung saan nga nakakaranas din ng mga malalakas na pag-ulan dito nga sa may Cagayan de Oro, sa may Kabadbaran, sa Bislig, sa Pagadian, sa Dipolog, sa Siocon, sa Zambales City, at maging dito nga po sa may parte ng General Santos City. Dumako naman tayo sa may Palawan kung saan nga nakakaranas din ng mga malalakas na pag-ulan dito po sa may Puerto Princesa, Palawan, Batarasa, dito nga po sa Taytay, sa Culion, nakakaranas din po ng malakas na pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay isa ng tropical depression. At pagdating naman po ng hapon, bukas yan, ng June 29, ito nga po ay papalabas na halos ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman ng June 30, makikita nga po natin no, na ito nga po ay dahan-dahan pa nag-intensify at magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at maging dito nga po sa may parte ng Palawan at sa may Mindoro province. At pagdating naman ng hapon no, ng June 30, makikita po natin yan, ito nga po ay nag-intensify pa at tuloy-tuloy pa rin po mararanasan ng ating bansa itong tuloy-tuloy na pag-ulan. Dulot nga na itong posibleng si Bagyong Caloy. At pagdating naman ng July 1, mararanasan pa rin natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan at dahil pa rin po yan, dito nga po sa may posibleng si Bagyong Caloy at yung ating southwest monsoon ay makakaranas nga po tayo ng dire-diretsyong pag-ulan. At pagdating naman ng hapon ng July 1, tuloy-tuloy pa rin po tayong makakaranas ng pag-ulan at makikita nga natin dito no, yung posibleng bagyo
ay malapit na nga po yan dito sa may parte ng Hong Kong. At pagdating naman ng July 2, dito naman po sa may northern section ng ating bansa ay makakaranas pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan, lalo po itong malaking bahagi ng buong Luzon maging Metro Manila. Pagdating naman ng July 3, makikita nga po natin dito no, na makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dito sa may Luzon area. At pagdating naman ng July 4, bahagyan na nga pong gaganda ang ating lagay ng panahon at makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ng extreme northern Luzon at ang northern Luzon. Pagdating naman ng July 5, makikita nga natin dito no, na bahagyang gaganda na ang ating lagay ng panahon at makakaranas na nga lang po no, ng mga pulupulong pag-ulan dito sa may Visayas at Mindanao dahil nga po yan sa ating easterlies. At pagdating naman ng July 6, ito na nga po makikita natin yung magandang lagay ng panahon at asana natin no, nasisikat na yung haring araw. Sa ngayon po, no, ito pa lang po yung available data natin para dito sa minomonitor natin na posibleng si Bagyong Caloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya inuulit natin ano, na ito nga pong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito. Dahil nga po malayo pa yung range ng ating advanced weather forecast, malaki pa po ang chance na magbago ito. Kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung mga posibleng pagbabago sa minomonitor natin na sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.